Star na si Pura Luca Vega muling inaresto. Kaugnay pa rin yan ng kontrobersyal niyang versyon ng Ama Namin. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Pangulong Bongbong Marcos, hinimong ang Australia na patuloy na makipagtulungan laban sa anyay banta sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. China, bumuelta. Pastor Apollo Kibuloy na umaming nagtatago, may papremyo sa makakahula kung nasaan siya ngayon. Mga e-bike, dapat na raw talagang iparehistro at may lisensya ang mga nagmamaneho ayon sa LTO. Mga kalsadang bawal na ang e-bike na dagdagan. PCSO nagpaliwanag sa nangyaring aberya sa Lotto draw na pinagdudahan ng netizens. Daang-daang magsasaka sa isang bayan sa Oriental Mindoro na sinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino, pwede makautang sa Department of Agriculture ng walang interes. At One More Chance, the musical, sold out agad ang tickets. May pasampol pa kanina ang cast. Iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan magtulungan ng Pilipinas at Australia sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bumuelta naman ang China sa mga naging joint patrol ng dalawang bansa sa South China Sea. Nasa frontline ng balita ngayon, Maricel Halili. Sa unang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament sa Canberra, Australia, inungkat ng Pangulo ang usapin ng paglaban sa anumang banta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong pagtatangka ng China Coast Guard na harangin ang Philippine vessel sa Bajo de Masinloc. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Dapat din daw na magtulungan ang Australia at Pilipinas para matiyak na di mananaig ang mga aksyong walang respeto sa batas. Isang Australia sa dalawang bansang may visiting forces agreement sa Pilipinas. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng mapanatili natin ang freedom of navigation at depensahan ang United Nations Convention on the Law of the Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa isang press briefing, natanong ang Chinese Foreign Ministry tungkol sa joint patrols ng Pilipinas at Australia sa South China Sea na unang isinagawa noong Nobyembre. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, maayos naman ang sitwasyon sa South China Sea. Giit niya, hindi dapat nakapipinsala ang maritime security cooperation sa ibang bansa at makagulo sa kapayapaan sa rehiyon. Sa isang joint press statement naman, inanunsyo ni PBBM na lumagda ng tatlong kasunduan ng Pilipinas at Australia, kabilang sa sinelyuhan ng Memorandum of Understanding sa Enhanced Maritime Cooperation. We'll also continue our maritime cooperative activities as regional partners committed to doing our part to sustain peace and stability in our region. Meron ding MOU para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa cyber and critical technology at competition law and policy. Sa gitna nito, nagprotesta si Australian Senator Janet Rice. Binatikos niya ang lumalalaraw na korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos at pati ang extrajudicial killings.
Nakiprotesta naman sa labas ng parliament si Senator Jordan Steele John. Kasama niya rito ang Australian-Filipino community. Nagrally rin si Senator David Shoebridge. Sabi naman niya, nagagamit ang parliament sa paglilinis ng reputasyon ng politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Habang si Senator Barbara Pocock, bumuwelta na di dapat iniimbitahan sa parliament ang aniyay mga abusado sa kapangyarihan gaya ni Marcos. Wala pang tugon ng Malacañang tungkol sa kilos protesta na sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament kaninang umaga. Mananatili ang Pangulo sa Canberra hanggang ngayong araw para sa state visit, pero inaasahan na babalik din siya sa Australia sa susunod na linggo para naman dumalo sa ASEAN-Australia Special Commemorative Summit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Quiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Quiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako, isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa ng clue si Quiboloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao. Kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng batayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasabay niyan, binigyang din ni Quiboloy na siya ang appointed son of God. Ganoon din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayun din ang dalawang SMNI host. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Wala namang binanggit si Quiboloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabpina na siya para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sa pilitang pagkatrabaho umano ng kanilang mga miyembro. Naano nang sinabi ni Quiboloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos sa nakikipagsabuatan anya sa Amerika. Pinabulaanan at tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at nagsabing dapat nang humarap sa Senado at Kamara si Quiboloy. Sa kulungan ulit ang bagsak ng drag performer na si Pura Luca Vega. Inaresto po siya kanina dahil pa rin sa kontrobersyal niyang performance ng Ama Namin. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Nasa Santa Cruz, Maynila, kanina si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang drag performer na si Pura Luca Vega nang muli siyang hulihin ng mga tauhan ng Manila Police District. Sa Bisaya ang inilabas na warrant of arrest ng Quezon City Court kahapon. Para ito sa tatlong kasong paglabag ni Pura sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows, pwede siyang makapagpiyansa ng 360,000 pesos. Sa post naman ng kaibigan niyang si Rod Singh, ito raw ang naging desisyon ng korte sa isinampang reklamo kay Pura ng tatlong simbahang konektado sa Philippines for Jesus movement. Nag-ugat pa rin ang lahat ng ito sa kontrobersyal na Ama Namin performance ni Pura noong nakaraang taon.
Sinerve lang po natin yung pending case niya po sa RTC Branch 360 ng Quezon City po. Ng same offense lang din po nung October 2023 po. Kung saan naman po siya sumama, hindi naman po siya nag-resist kasi mukha naman expected na namin po niya. Muling inaresto si Pura matapos siyang makapagpiyansa para sa 6 counts ng kaparehong reklamo sa Pasay City. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Pura sa media pero kinundena ng kanyang abogado ang muling pag-aresto sa drug performer. 21st century na pero nagpapakulong pa rin tayo ng mga taong hindi katulad ng ating paniniwala at sa konstitusyon natin hindi tama 'yon. Kapante kami, panatagang loob namin na lalabas rin ang katotohanan. At lalabas ang utisa. Nananatili sa Station 3 ng Manila Police District si Pura habang hindi pa nakakapagpiyansa. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Nadagdagan pa ang mga kalsada sa Metro Manila na hindi na pwedeng daanan ng mga e-bike. Ang LTO naman, inirekomenda na rin dapat iparehistro at may lisensya ang mga e-bike rider. Nasa frontline ng balita ngayon si Shaila Francisco. Mismong Land Transportation Office o LTO na ang nagsabi, dapat iparehistro ang mga e-bike at e-trike. Dapat din daw may lisensya mga magmamaneho nito sa mga pampublikong kalsada. Meron daw kaming proposal do sa DOTR on the mandatory registration of light electric vehicles pag ginagamit po sa public highways. Ang definition po ng public highways, not necessarily national road. Pati ho, roads that are funded or maintained by the government, no, whether local government or national government, kailangan registrado po yan. Inilatag ito ng LTO sa public consultation kanina, kasamang iba't ibang stakeholders. Inaayos na raw nila ang guidelines kaugnay rito. Pabor naman ang One Rider Party List sa rekomendasyon ng LTO. Pero hiling nila, babaan sana ang registration fee ng mga e-vehicle. Kung maaari is at least 50% ng halaga ng registration ng motorcycles or below. Posible naman daw yan ayon sa LTO. Pero ang ilang commuter group tutol sa planong pagpaparehistro ng e-bike at e-trike. Mas mainam pa rin daw unahin ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura. Sa lagay natin ito ngayon, may mga insidente na kamakailan lamang na yung mga sasakyan ng babanggaan. May mga instances na yung mga motorsiklo na aksidente. May lisensya na itong mga ito, no? Ngunit hindi siya garantiya ng road safety. It would be a restrictive development which will make mobility more problematic for many sectors of our society, especially women, especially elderly, especially persons with disability. Paglilinaw ng LTO, hindi kailangan irehistro ang e-bike at e-trike at hindi na kailangan ng lisensya ng driver kung hindi naman dadaan sa mga pampublikong kalsada. Halimbawa, yung mga ginagamit sa mga subdivision. Kailangan din daw muna aprobahan ng Department of Transportation ang panukala bago ipatupad. Inilabas ng LTO ang planong paghihigpit. Isang araw matapos pagbawalan ng Metro Manila Council kahapon ang mga e-bike, e-trike at maging mga tricycle kuliglig sa mga national roads sa Metro Manila. Sa unang listahan ng MMDA, kasama rito ang lahat ng circumferential at radial routes at ilang expressway. Pati na sa elliptical road sa Quezon City, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Pero sa bagong listahan, inalis ang SLEX at dinagdag ang Osmeña Highway, Boni Avenue sa Mandaluyong at Espanya Boulevard. Paliwanag nila, hindi nila sakop ang SLEX kaya nila ito tinanggal sa listahan. Paglilinaw din ng MMDA, papayagan pa rin ang mga e-bikes sa mga bike lanes kahit sa EDSA maliban sa e-trike. E-trike, tricycle, hindi naman nun sila categorized as bicycles at bawal nun sila talaga sa bike lane. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Umaaray na mga magsasaka sa Bulalakaw, Oriental Mindoro dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim bunsod ng El Nino. Ang Department of Agriculture may alok namang pautang na walang interes. Nasa frontline balita ngayon si JC Cosico.
Nagkabitak-bitak ang lupa at natiyo na ang mga tanim na palay sa kahang ito sa bayan ng Bulalak House, Oriental Mindoro. Si Mang Niman, Nobyembre pa raw noong isang taon itinanim ang palay na dapat aanihin na ngayong Marso. Pero ang pinagpaguran at ginastusan na higit 50,000 piso, naglahong parang bula. Ito nga, bigo. Sa loob siguro ng ilang buwan, wala kami makain. Kawawa naman. Dapat ay mabigyan naman ng kunting tulong. Problema rin daw ang patubig sa lugar. Itong nilalaharan ko ay isang ilog na pinagkukunan ng tubig para sa irigasyon. Yun nga lang, natuyo dahil nga sa kawalan ng ulan dulot ng El Nino. Kaya ang mga tanim na gulay tulad ng sibuyas, apektado. Bumababa ang kalidad ng sibuyas dahil sa kakulangan ng tubig. Ganito na lang, hindi na ito maglaki. Pwede pa yung ibenta? Paano yan? Ayun, hindi na siguro, maliliit na ito. Okay. So paano yan, sir? Hindi, lugi. Tis-tis na lang sa kahit kaunti lang malang kwan para lang kung hanggang saan ang maaabutan ng tubig. Sa Tansyan, LGU, umabot na sa halos 90 million pesos ng palay at sibuyas ang napinsala ng El Nino sa bayan ng Bulalakaw. Halos 900 magsasaka ang apektado. Talagang hindi na pwedeng pakinabangan kasi once na bumitak ang lupa, malalagot ang ugat ng palay, mamamatay na siya. So ang ginawa ng mga yari, pinakain na lang sa kalabaw yung kanilang mga palayan para pakinabangan. Dahil sa lawak na pinsala sa pananim dulot ng El Nino, nagdeklara ng State of Calamity sa bayan ng Bulalakaw. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng lokal na pamahalaan ang tulong na ibibigay sa mga apektado magsasaka. Nangako na rin daw ng tulong ang Department of Agriculture. Kabilang dyan, ang tatlong solar-powered irrigation system o patubig. Makakatanggap din ang mga magsasaka ng 3,000 pisong fuel subsidy. Bukod pa yan sa financial assistance na matatanggap nila sa March 7. Sa buong bansa naman, pumalo na sa 941 million pesos ang kabuuang halaga na pinsala na matinding tagtiyot. Batayan sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nauna nang sinabi ng El Nino Task Force na maaari pa yung madagdagan dahil dadami pa ang mga lugar na maaapektuhan ng El Nino. Kaya naglabas na rin na 500 million pesos na pondo ang DA para sa pagpapautang sa mga apektadong magsasaka. Hanggang 25,000 pesos ang pwedeng utangin ng kada isang magsasaka nang walang interes o collateral. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Nasunog ang pagawaan ng mga baril at bala sa Marikina City. Nagsimulang sumiklab ang apoy bago mag-alas 4 ng hapon kanina. Ilang beses pang nagkaroon ng mga pagsabog sa lugar. Walang nasawi sa sunog pero may ilang residenteng nasaktan. Inabot ng higit isang oras ang pag-apula ng mga bumbero. Ayon sa kumpanya, nagsimula ang sunog sa imbakan ng mga pulbura. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection. But it is properly stored and that's why I said it's odd. Because we do have specially designed bunkers that actually have berms in between them, protecting them from catching fire to the next and the next. So I'd like to let the investigators take a look at it and make their investigation and come up with their conclusions. Susunod, Lotto gusto munang ipatigil ni Senator Amy Marcos matapos magkaberya sa Bulahan. Lorraine Badoy, natulang guilty dahil sa pang-red tag sa isang hukom. Pero hindi kontento ang ilang grupo. Hot music video ng bagong kanta ni SB19 member Justin, siya rin ang nag-direct. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nagpaliwalag ang PCSO sa nangyaring aberya sa isang lotto draw. Si Senator Amy Marcos naman gusto munang ipatigil ang lotto. Nasa frontline balita ngayon si Camille Sumonte. Lotto players, yung three numbers nyo maaring manalo ng 4,500 pesos. Kapag pinag-guestahan online ang live lotto telecast ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong February 27. Nagduda ang netizens sa Bulahan para sa swertes o 3D lotto. Makikitang meron namang napiling numero ang unang machine. Pero bumaba rin ito, di gaya ng ikalawa at ikatlong machine na natrap ang bola sa itaas. Nagkaroon pa yung technical difficulties. So yung pong hindi nakapiling machine, ay papalitan po natin ng another machines. Nag-commercial muna at pagbalik ay ipinakitang chinek ang naglokong makina.
Pinalitan din ito ng bago saka itinuloy ang bola. Kinakabahan tuloy ang mga tumataya dahil baka minamanipula na raw ang resulta ng loto. Kamakailan, matatanda ang pinunari ng netizens ang madalas na solo winner sa loto kahit na sabi ng mga eksperto, mas mataas pa ang tsansang tamaan ng kidlat kesa makajackpot sa loto. Maging si Senator Amy Marcos, kinwestiyon ng loto draw noong February 27. Kung ganyan, itigil na raw muna ang loto. Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start ano, at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Depensa naman ng PCSO, walang daya ang nangyari sa naturang 3D Lotto draw. Nag-malfunction lang daw talaga ang makina. Yung ball supposedly na... na-select during yung selection, hindi na-trap nung ating trap select gate. This is a mechanical problem. And with that, we have to perform alternate draw procedure. Yung procedure namin ay ISO certified. And well, we cannot avoid things like this because this is beyond our control, no? Kasi this is purely a mechanical problem. Pagtitiyak pa ng PCSO, mahigpit ang seguridad at transparency ng kanilang ahensya sa mga loto draw. Dumadaan daw sa pre-draw procedure ang lahat ng mga machine at bola bago gamitin sa actual loto draw. Sinusuri rin ng PCSO ang mga bola bago ilagay sa loob ng draw machine. Halimbawa, ang mga bola na ito, isa-isa yan nilang tinitimbang para matiyak na pantay ang sukat nito at walang ibang nakakabit. Kaya imposible raw na mamanipula ang mapipiling bola. Bukod dyan, meron pang mga inimbitahang tumestigo sa bolahan para masigurong walang dayaan. Kabilang dyan ang ilang kinatawan ng Internal Audit Service ng PCSO at Commission on Audit. Meron ding mga CCTV sa studio at naka-live ang loto draw. Sa ngayon, ibinalik muna sa system provider ang nasirang draw machine para masuri kung may kailangan palitang bahagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Napawi na ng Philippine Coast Guard ang nahack nilang Facebook page matapos ang tatlong araw. Kaninang 5:45 ng madaling araw na ibalik ang page ng Coast Guard sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at DICT. Natukoy rin ang tatlong hacker na may pangalang Fatima Hassan, Murat Kansu at Vicky Bates. Lumabas sa investigasyon na gumamit ng malware ang mga hacker. Burado na sa Facebook page ang hindi babasa 10 short video na pinost nila. Magkakaroon ng hardware check sa mga laptop at computer ng ilang tauhan ng Coast Guard Public Affairs Service. Yan ay para matiyak na walang naiwang bakas ng malware. 30 mil. Yan lamang ang multang pinataw kay dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy matapos hatulan ng guilty dahil sa pang-red tag niya sa isang hukom. Para naman sa isang human rights advocate, kulang pa yan bilang kabayaran sa mga inasal ni Badoy. Nasa frontline balita ngayon si Brian Basa. Guilty ang hatol ng Korte Suprema sa dating tagapagsalita ng NTF-LCAC na si Lorraine Badoy para sa indirect contempt. Kaugnay yan ng mga social media posts niya noong September 2022. Ininsulto niya rito at binantaan si Judge Marlo Magdoza Malagar ng Manila Regional Trial Court. Sa post, tinawag pa ni Badoy si Malagar na miyembro ng CPP-NPA. Si Malagar ang nagbasura ng petisyon ng Department of Justice na ideklarang teroristang grupo ang CPP-NPA noong 2022. Sa 52 pahinang desisyon ng Supreme Court en banc, pinagbumulta si Badoy ng 30,000 pesos. Nagbabala rin ng korte na mas malalang parusa ang ipapataw kay Badoy kapag inulit pa niya ito. Nakarating na kay Badoy ang hatol ng korte. Nirerespeto niya raw ang desisyon. Tila panalo pa nga raw siya dahil multa lang ang ipinataw sa kanya. Iginiit naman niyang hindi niya pinagbantaan si Judge Malagar. Binuraman niya ang mga post sa social media, hindi niya raw babawiin ang mga pahayag niya. Bawat galit na nasulat ko doon, pinaninindigan ko. It really is an outrage, no? That decision was an outrage that you would call the 15th deadliest terrorist organization that has brought nothing but death and destruction of our country and what is most precious to us, our children, to actually say that it's not a terrorist organization. Sa kabila niyan, humingi pa rin ng paumanhin sa Korte Suprema si Badoy.
I would like to apologize to the highest court in the land for the language, for the intemperate language and the tenor I took. Tingin naman ng isang human rights advocate, kulang pa ang 30,000 na multa sa mga pinagagawa ni Badoy. Sana naman po sa mga susunod, talagang umusad na yung mga ibang kaso laban kay Miss Badoy Partosa. Doon po, tiyak kami na ang mga hinihiling ay beyond just 30,000, you know, or a finding of guilty or guilty verdict. Samantala, naihain na sa Professional Regulation Commission ang joint position paper ng Alliance of Health Workers laban kay Badoy. Nakadetalye rito ang nasa 9 beses na pangre-rentag umano ni Badoy laban sa grupo. Dapat na bawiin na ng PRC ang medical license ni Badoy. Hindi umano katanggap-tanggap ang kanyang mga ginawa bilang isang doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Rogelio Quevedo bilang bagong commissioner ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Si Quevedo ay dating Government Corporate Counsel na inatasang pangalagaan ng legal interests ng mga government-owned and controlled corporation. Isa rin siyang information technology expert. Kinwestiyon niya noon ang resulta ng 2016 vice presidential elections kung saan natalo si PBBM ni dating Vice President Lenny Robredo. Sa bagong posisyon ni Quevedo sa PCGG, tututukan niya ang pag-recover ng mga ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Susunod, Senator G.V. Ejercito hinamon sa San Juan Mayor Francis Zamora na magharap sila kasunod ng umunoy ayuda scam. Mga jet suit pilots nagkarera sa Dubai. At intense na batuhan ng linya ni Napopoy at Basha sa One More Chance, the musical, dapat daw abangan ng fans. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mainit ang sagutan ni Senator G.V. Ejercito at San Juan City Mayor Francis Zamora kaugnay sa umano'y ayuda scam. May hamon pa ang senador kay Mayor Zamora. Narito ang report. May pagka-vindictive. Alam kasi nila ang San Juan ngayon talagang they are being terrorized. Ito ang patutsada ni Senator G.V. Ejercito kay San Juan City Mayor Francis Zamora sa isang press conference sa Maynila kanina. Kaugnay ito ng isiniwalat ni Ejercito na umunoy ayuda scam sa San Juan. Nakaladkad ang pangalan ni Zamora nang ilabas ni Ejercito ang video ng isang lalaki. Nagre-reklamo itong may kaltas ang nakuha niyang pera mula sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad program. May mga opisyal daw kasing kumikickback kabilang di umano si Mayor. Ayon kay Ejercito, na-refer na sa Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y katiwalian. May mga kausap na rin daw silang mga biktima ng umano'y ayuda scam. Pero hinihikayat pa raw nila ang mga ito na humarap sa Senado. People are being terrorized, lalo na yung mga for political. Kasi ano eh, malayong malayo, no? Very deceiving kasi. Si Mayor Zamora, pag nagsalita, soft-spoken, no? Kala mo, no? Napakabait. Para itong pelikula lang eh. Pag nasa on-cam kaya lang, off-cam, naawa ako dun sa mga tao. Wala pang bagong pahayag si Zamora sa mga sinabi kayina ni Ejercito. Pero kahapon, nauna nang itinanggi ni Zamora ang mga paratang sa kanya. Tanong pa ng alkalde, bakit ngayon lang ito pinaiimbestigahan kung 2 taon na ang nakakaraan ng naturang video? Pasaring pa ni Zamora? Yung gagawa ko ng paratang at wala naman po ebidensya, kawawa naman po yung mga katulad natin na hindi naman po tayo senador. Lumabas din sa Senado na hindi pa beripikado ang pagkakakilanlan ng umano'y mga biktima ng sinasabing ayuda scam. Kaya buwelta ni Zamora. Ipapacheck niya pa raw. Kung ipapacheck niya pa, means kahit palaho siya, hindi na lang po sino yung doon sa video niya. Sa gitna ng tensyon, hamon ng senador kay Zamora na pumutol sa 5 dekadang dynasty ng mga Ejercito at Estrada sa San Juan. Maganda magharap-harap tayo. No? At ang lang apilan ko lang kay Mayor Zamora, wala na hong wala nang threat sa ngayon, no? Ako po nasa Senado na, ang mami ko retired na, 82 years old. Mm-hmm. Ang apil ko lang, sana kami na lang mag-abangayan sa politika. Iminungkahi naman ni Ejercito na aralin ng DOLE at DSWD ang mga panuntunan sa paimigay ng ayuda. This is cash. Prone to temptation to. Talagang matutokso at matutokso ka rito eh. Diba? So
dapat gawa ng paraan po ito ng mechanism, safeguards ng DSWD, ng DOLE, to make sure that this really goes to the rightful beneficiaries. Dapat din daw hindi na rin kasama ang sinumang politiko sa pamahagi ng ayuda. Kinwestiyon ng Makabayan Block ang proseso ng pagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng Saligang Batas. Pinuno na rin ng isang dating Chief Justice ang mali umanong prosesong tinatahak ng charter change. Nasa frontline balita yan si Elaine Pulhencio. First is about we open up. Tatlong araw nang dinidinig sa Kamarang Resolution of Both Houses number 7 o yung pagluluwag sa tatlong economic provisions ng Saligang Batas. Idinaan ang pagtalakay nito sa Committee of the Whole. Kung saan pagkapasa sa komite ay isasalang sa second, third and final reading at saka isusumite sa Senado. Pero paalala ng Makabayan Block, alinsunod mismo sa Saligang Batas ay sa tatlong paraan lang pwede itong baguhin. Yun ang Constituent Assembly kung saan magkoconvene ang Senado at Kamara para pag-usapan ang mga pagbabago. Constitutional Convention kung saan magtatalaga ng mga eksperto sa batas na siyang mangunguna sa pag-amyenda. At People's Initiative o mismong taong bayan ang magsusulong na baguhin ng Saligang Batas. Dahil ginawa kasi ng Kongreso, no, yung pinag-mix up niya yung paggagawa ng yung pangkaraniwan na bill tsaka resolution doon sa amyenda, doon sa constitution, yung pa lang ay questionable na. Pero maaga pa para dalhin ang issue sa Korte Suprema, lalo't hindi pa tapos ang pagtalakay ng Senado at Kamara sa kani-kanilang resolusyon para sa economic tsatsa. Sa deliberasyon kagabi ng Committee of the Whole ng Kamara, pinuna rin ni dating Chief Justice Renato Puno ang tila maling prosesong tinatahak ng economic tsatsa. It must act as a constituent assembly. It cannot convene as a mere law-making body whose power is only to pass ordinary laws but not to amend or revise the Constitution. Yun po yung doon pa lang sa proposal, makikita na natin the rigid process. At hindi pwedeng mag-detour. Sa panig naman ng research group na Ibon Foundation, hindi nakasalalay sa pag-amyenda sa Saligang Batas ang paghatak ng mas maraming mamumuhunang dayuhan sa Pilipinas. So hindi tama, medyo narrow-minded na tignan lamang ang constitutional restrictions. Ang kailangan tingnan in terms of foreign investment, yung kabuang foreign policy regime, and that includes not just the constitution, but of course prevailing laws. Itutuloy ang pagdinig sa Lunes. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Mas tumibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa usapin ng seguridad at pagpapalago ng ekonomiya. Yan ang ipinalita ni Pangulong Bongbong Marcos pag-uwi niya sa bansa matapos ang dalawang araw na state visit sa Australia. Partikular daw na pinaigting ng dalawang bansa ang kooperasyon sa defense at security sa West Philippine Sea. Para naman mapalagong ekonomiya, pinag-usapan ng Pilipinas at Australia kung paanong mapapalakas ang trade at investment. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward-looking, law-abiding maritime states. Showbiz tonight na tayo! May pa-sample ng Ben and Ben song ang cast ng much-awaited One More Chance the Musical sa kanilang press launch kanina. Habang ang SB19 member na si Justine, soloist na, director pa sa kanyang debut single. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. The horizon feels so unreal. Kinuha ng music video nito sa Benguet, Zambales, at sa South Korea. Nakachikahan din ang News 5 si Ja tungkol sa kanta. Mahilig din po ako mag-imagine ng mga bagay-bagay. Parang ino-overthink ko yung mga magagandang bagay, mga scenarios. And parang minsan naisip ko na
parang totoo ba to? Or, pero bakit feeling, parang siyang totoo. So, kine-question ko yung mga ganung bagay. It feels so surreal. Feeling grateful naman si Justin sa kanyang co-SB19 members. Kahit may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. All out pa rin ang suporta nila sa isa't isa. Present kasi na Pablo, Josh at Stel sa bonggang launching ng solo career ni Ja. Pinsan po pag may tanong ako sa mga gagawin ko po, nandiyan sila kasi na-experience na ng iba na parang, ah, ganito na lang gawin mo. Sa akin, ganito yung nangyari. So, open naman po sila talaga to help. At bukod sa pag-perform, mukhang carry na rin daw ni Justin ay pagpatuloy ang pag-arte. Isa is maging part, either makagawa po ako ng movie or film or maging cast ng isang magandang-magandang film, mapapakita yung ganda ng Pilipinas, yung mga ganyan po, and or something new, like parang fantasy movies. May bonggang pasilip naman ang much-awaited na One More Chance, the musical. Tampok dito ang mga kanta ng Pinoy indie folk pop band na Ben & Ben na present din sa press launch. Ang cast nagpasampol pa ng kantang Araw-Araw. Pagbibidahan ito nina Sam Concepcion at CJ Navato, nagaganap bilang Pohoy, at Ana Luna at Nicole Umilio bilang Basha. Chika ni Ana sa News 5, intense ang batuhan nila ng linya na dapat abangan ng fans. Grabe magbitaw ng linya din si Sam. 2 days pa lang kami nagre-rehearse. So, I'm looking forward na makilala pa si Sam. At kung ano pa yung kaya naming maibigay sa aming mga characters. Grateful naman si Sam dahil sold out agad ang tickets ng show in just 2 weeks. Nagpapasalamat kaming lahat sa inyo na bumili ng tickets. And we're very happy that we're adding shows. Kaya kung interested kayong manood, please do get the tickets as... Agad. Mapapanood simula April 12 hanggang June 16 sa Pera Theater Center ang One More Chance, the musical. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, batikang aktresa si Gloria Romero binigyan ng special tribute ng mga kasama niya sa industriya. At ang kakaibang karera sa Dubai ng mga mala-Iron Man. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Una ni LeBron James ang comeback win ng Los Angeles Lakers laban sa LA Clippers. Sa fourth quarter, lamang pa ang Clippers ng 21 points contra Lakers. Pero nagpaulan ng 3 si King James kaya't nakahabol ang Lakers. Sa fourth quarter lang, naka 19 points si LeBron. Itong pinakamalaking fourth quarter comeback ni LBJ sa kanyang NBA career. Nagtapos ang laban ng Lakers at Clippers sa final score na 116 at 112. Si James ang highest scorer matapos makapagtala ng 34 points. Star-studded ang tribute to the Queen na pagpupugay sa batikang aktres si Gloria Romero. Ang grande ang event na idinaos kagabi sa isang hotel sa Maynila. Ayon sa ilang report, ang kaibigan ni Miss Gloria na si Daisy Romualdez ang producer ng tribute to the Queen. Nagkaroon pa sila ng reunion kasama si Vina Morales na may special performance pa. Dulce, Marisa Sanchez, Jeffrey Hidalgo, Mark Bautista at marami pang malalaking bituin. Present din sa event si Senator Robin Padilla. Last December 13 lang nang i-celebrate ni Miss Gloria ang kanyang 90th birthday. Para naman sa ating papaong pampa good night, mala Iron Man ang isang karera sa Dubai. Hoy, ang mga racer wala sa kalsada kundi nasa himpapawid, suot ang jet suit. 8 babae at 3 piloto ang lumahok sa karera. Nakasuot sila ng jet suit at nagpaunahan habang lumilipad sa ibabaw ng dagat. Mala Marvel superhero ang feels ng mga racer. Ito ang kauna-unahang jet suit race
sa buong mundo. Oo nga. Dati parang sci-fi lang ganyan, ha? Oo nga eh. Pero ito. Anong tawag sa jet suit pag pumalya ang makina niya? Ano? Hindi mo papagsak sa tubig, magiging wetsuit. Ay, nakuha ni Johnny, oh. Oh. Babaw. Hindi mo ako binigyan ng chance. Minsan lang, pero okay lang. Pwede. Yan po ang 45 minutes mag-iwis. Pwede po eh. Ay, pinagtsatsagaan talaga natin. Sige, balit arat diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.